Nag-iisip ka ba na mag-umpisa ng sarili niyong online business pero hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa? Nako, huwag ka na maghintay. Nako! Alam mo, may good news po ako sa inyo. Gumawa na po ako isang special video na para sa iyo para maturuan kayo on how to start your own online business. Kung interesado kayo, panoorin niyo itong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Nanood ka lang, nagka-Gcash ka pa! Hanapin ang iponaryo chinky sa buong video na ito. Parang ganito. Woo, that was easy. Kapag nahanap mo na, may chance kayong manalo ng up to 500 pesos. First, subscribe. O, mag-subscribe. Second, share mo ang video kung saan lumabas ako sa iyong social media na may hashtag Iponaryo Ako or other hashtag na nakikita nyo ngayon. Third, ilagay ang title ng book at timecode kung saan mo nakita ang video. Ganon kadali. Hanggang 500 pesos kada araw ang pwedeng nyong makuha and we will announce the winners on my YouTube community and FB page. Woo! Ready? 3, 2, 1, go! Hi there, there's Chinky Tad, ang inyong pambansang wealth coach. Sana naman po kayo ay nag-e-enjoy sa channel na ito at marami kayong natututunan. And maraming salamat po sa mga taong nagpa-patronize and supporting this channel dahil tayo umabot na po na ng 1.9 million. Palakpaka naman! At syempre nang dahil po sa inyo yan. Kaya nga, sa episode na ito, bago tayo mag-umpisa, ha, mga friendship, first time visitor, don't forget to subscribe and like this channel. Okay, para sa mga suki, okay, ang gagawin po natin, I would like to share with you the idea, the roadmap, ang roadmap mo kung paano kayo makapag-umpisa ng sarili nyong online business. But before we start, let me request na kumuha kayo ng papel and ballpen, mag-take down kayo ng notes. Number one, ang kailangan nyo, start with a business plan. Okay, importante na magkaroon ka ng business plan para magkaroon ka ng direksyon para malaman mo kung anong gusto mong mangyari, magkano gusto mong kitain. Okay, as part of your business plan, please, umpisahin natin, hindi yung produkto, hindi yung serbisyo, umpisahin natin kung sino ang iyong target market. Bata ba? Matanda ba? Babae ba? Lalaki ba? Anong edad? Anong kakayanan sa kanilang paggastos ng pera? First, start with the target market. Know the problem. And then after you know the problem of the target market, you offer a solution to the target market without a product and service in mind. Uulitin ko, wala munang produkto. Kasi pag may produkto ka na, nakakahon ka na. Diba? Eh, mapipilitan ka na ibenta ng pilit sa mga taong ito. Pagkatapos niyan, naisip mo na kanilang problema sa kanilang solusyon, ang kailangan mo gawin, dumevelop ka na ng mga produkto at serbisyo na papasok sa iyong target market. But make sure, pag nag-develop ka na, syempre, i-check mo na rin yung iyong market competition. Sino yung mga kalaban mo? Paano sila naiiba? Paano ka maiba? Anong produkto nila? Anong serbisyo nila? Anong presyo nila? Saan ka popuesto? And then after that, that's the time you create your business model. Ang ibig sabihin ng business model, gusto mo ba talagang may pwesto ka o gusto mo online, offline ka ba o online, di ba? And then after that, eh syempre, create ka ng tinatawag ng marketing plan. When you say marketing plan, para maibenta mo na, magkaroon ka ng tinatawag na sales strategy. That's number one. After you have already created, okay, the business plan, next, choose the platform that you are going to use. Ang suggestion ko lang po, no, yung platform na gagamitin mo, syempre, dapat online, yung mabilis gamitin, affordable, tapos may customer support ng kasama, at the same time, dapat maganda po yung security system para hindi po kayo ma-hack, no, nakatulad po namin. Grabe. Number two, choose the platform, okay? And then, number three, as you already choose the platform, okay, kung gusto mo Facebook, YouTube, TikTok, saan ka magbebenta, sa dalawang marketplace na popular po right now na L at saka S, alam nyo na yan. Number three, kailangan mag-build na tayo ng tinatawag nating brand o branding po. Bakit po? At the end of the day, kasi once you have a brand, it helps you to distinguish your product from your competitors. And then also, once you have a brand, it creates what we call as brand loyalty to your target market. At the end of the day, people buy brands, they don't buy products. So pagkatapos mo na ng third step na may branding ka na, oo, tapos, it's time for you already to what? Take great photos and pictures of your product. Kukunan mo na ng mga pictures yan. Iba-ibang angulo, di ba? Mas maganda kung neutral ang background mo, maliwanag, and then gagamitin mo yung editing software para ika nga, para magpaganda. Always
Remember, ang tao na-attract yan sa mga visual. And then, once may produkto ka na, ngayon, paano mo na i-market? Syempre, through social media. Pero ang pinaka-best niyan talaga para makakuha ka ng pansin, ito ang suggestion ko sa inyo. Magbigay ka ng mga free products and sample to people. And then, get their natural feedback. O, pagpa-comment naman, kahit di ka na magbenta, trial muna. And then, get their testimonies. Gamitin mo yung tinatawag na word of mouth advertising. Woo! Panalo-panalo yan. At pag may nagte-testify, kunyari, maganda yung produkto mo, masarap ang produkto mo, magsasabi sila, may mga ibang taong maiinganyo. Or if not naman, isa pang way, connect and collaborate with mga tinatawag na influencers. Diba? Yung mga influencers na kakilala po ninyo na pwede nyo munang pakiusapan. Pero bago tayo magpatuloy at magbigay pa ako ng more tips, no, para kayo ay mag-start ng online business, babatiin muna natin si Jennifer Lagsak, taga San Jose del Monte, diba, Bulacan. Si Teacher Yash from Palawan at si J. Hope from Pangasinan. And si Gerard Yago, taga Bicol, Camarines Norte. Maraming maraming salamat. And last but not the least, itong pinakamatindi. Kung gusto nyo talaga maging successful ang inyong online business, kailangan make customer service a priority. Customer service is as important as the product itself. Kasi customer service can help you build brand and your brand loyalty. Na paulit-ulit na bumibili ang mga kliyente mo. Diba ikaw? Ako, mismo buyer tayo, diba? Gusto natin bumalik sa mga taong talagang nagbibigay ng magandang customer service. Do you agree? Type agree in the comment section if you agree. Again, I would challenge you, invest your time and energy not only developing the product but also building good relationship with your customer. Guys, kung sa itong episode natin na ito, sa lahat ng mga tips na binigay ko, ano sa palagay nyo ang pinakagusto nyo at yung natutunan nyo? Mag-comment naman kayo sa comment section, no, para matuto naman ako sa inyo, para malaman ko if I'm giving value and offering value for you for free. Guys, ito naman, para sa mga tao naman, nagsasabi, Chinky, maganda yung mga ideas mo, pero gusto ko na talaga mag-start, pero hindi ko alam talaga ano ba yung basic, ano ba yung strategy. Nako, worry no more. Kaya that's the reason why I created online courses na tinatawag na online negosyante. Oh, yung parang how to start your own online business. Step by step, curated na po ito. Step 1, ang gagawin po namin, we will help you to clarify your goals. Step 2, tuturuan ko rin po kayo kung paano kayo, ika nga, mag-choose ng right platform for your target market. Paano kayo kikita? Paano kayo magko-compute ng costing? Paano nyo mamamaximize ang exposure nyo? Kailan kayo magpo-post? Anong oras? Anong social media tools ang kailangan nyo gamitin para maka-attract kayo ng customers? At in other words, pag natutunan nyo po to, you can already start your own online business. Ang next question, magkano po ang investment dito? You know what? For this type of courses, we can actually charge 2,000 to 5,000 pesos. However, we want to make it affordable for everyone. That's the reason why we are only offering this for only 799. Yes, you heard it right. 799. Yes, huwag niyo na patagalin para sa mga taong gustong matuto kung how to start your own online business and market it online. All you need to do is just click the link below or on top or just type the word called online nego inside your comment section. If you're watching this from Facebook, pag sa Facebook ka, all you need to do, i-DM nyo ako, i-DM. Direct message me and type online nego. Uy, maraming maraming salamat, ha. Super, super grateful and thankful and excited ako every time when I create a video blog. And I hope that I'm adding more value to you. And if I'm adding more value to you, please type it in the comment section. And kung may mga future na request po kayo ng mga topics that you want me to create and discuss, I would like to hear from you. Mag-comment na rin kayo. Maraming maraming salamat. Don't forget to like this video and subscribe. Tatandaan, ang pagyaman po ay napag-aaralan. This Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Bye!